Hey, what's up mga kakotes? Me ko yung Jet. Welcome sa Father Knows When Learning is the Name of Our Game. At kung bago pa lang sa aming YouTube channel, pindutin mo na subscribe, like, and share buttons para mag-updated ka sa aming videos. And for this lecture video, we will be discussing at dadako tayo sa panibagong region at ito nga ay ang Visayas. Visayan region or yung mga Visayan divinities natin. But before we proceed on that topic, let's have a flashback kung ano yung nangyari noong ating mga nakaraang lecture videos. Marami-rami rin yung lecture video na nagawa natin regarding sa Luzon divinities, wherein we start it with a question of what exactly is Philippine mythology, followed by Bathala, and then we have Idianale and Dumangan, Aniton Tabu, Dumakulem, we have Ikapati, Lakapati, and Mapulon, and then we have Anagolay and Apolaki, and then we have a series, a part of Dian Masalanta and Amanikabli, and then meron din tayong part ng ating mga three demigods, sina Mayari, Hanan, at Tala, and then meron din tayong mga anito like Lakanbakod, Lakandanum, and Lakambini, and we have the Galang Kaluluwa and Ulilang Kaluluwa, and followed by the Haliya, the story of Haliya and the Bakunawa, and then lastly, we have Sitan. Ayan, kung saan ay sila yung mga alternative or yung counterparts ng ating mga Greek and Roman gods. Ayan, ito yung Tagalog mythology natin, wherein nga sila yung mga makikita natin sa pinaniniwalaan ng ating mga Tagalog, Kapampangan, and then some Cordillera peoples. Ayan, yung tatlong yon, and then meron ding sa Bicolano. Ayan, so wherein nga yung mga stories na ito, itong mga Luzon divinities na ito, ay syempre makikita at maririnig at mababasa sa literature of Luzon of the Philippines. Ayan, so next on our next slide, we will be proceeding with the Visayan mythology. Visayan mythology. Kasi itong Luzon is Tagalog mythology siya. Ito yung mga collection of myths niya. And then, another mythology naman tayo kung saan yun yung mga Visayan divinities. So, unlike the Tagalogs, ancient Visayans didn't have a creator god like Bathala, who appeared out of nowhere and decided to create humanity. So, dito sa ating Visayan mythology, wala tayong Bathala dito, or yung pinaka-powerful, or yung pinaka-malakas, or yung creator of everything. Ayan. So, dito, but what they lack in creator god, they made up in plenty of origin myths. Ayan. So, dahil nga kulang sila sa creator god, ay gumawa na lang sila, or parang inadapt na lang nila yung some of the Tagalog mythology like Bathala sa kanilang mga myths. Ayan. So, these stories explain how death, class, and race differences, concubinage, war, and theft were introduced to the world. So, kung noong sa Luzon mythology natin, yung Tagalog mythology natin, inintroduce on how is everything started, ayan, paano nang nagmula, paano nagkaroon ng coconut tree, and paano siya naging god of sea, like that. So, dito naman, dito papakilala kung paano nagkabuklod-buklod yung ating mga lahi, kung bakit magkahiwalay ang mga Ilonggo sa mga Cebuano, sa mga Buholano, yun, dito i-explain, and then kung paano ang death, life after death, dito rin. And then, meron din tayong class. Pag sinabi natin class, ito yung separation between the mahirap and the mayaman. Ayan. So, and then we have the war. Pag sinabi natin war, ito yung digmaan. And theft, kung saan ay nagkaroon ng nakawan. Ayan. So, yun yung parang naging origin or yung mga theme o yung tema ng ating Visayan mythology. Ayan. So, Philippine mythology, Visayan gods and goddesses. As you can see here in our pictures, marami sila at there are some familiar faces na for sure ay napag-aralan nyo na noong kayo ay junior high school.
So, para sa ating part 2, Visayan deities, they worship and offered prayers to a variety of invisible beings. So, this could either be a diwata or the gods and goddesses. Ayan. So, diwata ang tawag nila dito. Ang mga Visayan people natin, they are worshiping and offering prayers sa mga taong hindi natin nakikita. And they are, hindi naman natin may pagkakait or hindi natin sila maja-judge na bakit sila ganon, kasi it's part of their culture and tradition. So are the spirits of their ancestors called umalagad. Yan, yung mga espiritu ng kanilang mga ancestor na nagbigay ng aral at contribution in their culture and tradition, yun yung binibigyan nila ng phrase. Yan, tinatawag nga yung umalagad. So it is believed that the word diwata was derived from the Sanskrit devata, which suggests Hindu influences to our pre-Spanish period. So, dahil nga wala pa tayong mga other religion, kung ano-ano na yung pinaniniwalaan ng ating mga pre-Spanish people. Ayan. So dito, hindi pa nila alam kung ano yung Hindu, hindi pa nila alam yung Islam, Christianism, and whatsoever religion na meron tayo ngayon or existing ngayon. Ang alam lang nila, they're just making gods and praising every one of them. Yun. So our Visayan ancestors also believe in the afterlife, although theirs had no heaven or hell as we understand them today. Wala pang walang heaven or hell dun sa kanilang afterlife. Ayan, so the 17th century Augustinian priest Father Mentrida said that because these ancient Visayans had no knowledge of hell, wala silang idea about sa impierno yung mga Visayan people natin. They called the inferno the solar or sulad. Ayan, yung tawag nila. Yung nakikita nyo dito sa ating picture, nakalagay sulad, impyerno sa paraiso. And those who dwell in the inferno, solanun. Ayan. So, yung mga taong nagsasuffer daw sa inferno nila ay tinatawag na solanun. Ayan. So, most of these unfortunate souls were poor Visayans who either died without sufficient gold as pabaon or whose relatives couldn't afford the required sacrifice to rescue them. So, sinasabi nila na dito pa lamang masasabi na natin na nagkakaroon na ng discrimination sa class of people. So, kapag mahirap ka, sinasabi nila na ikaw ay mapupunta sa inferno, and kapag mayaman ka, ikaw ay maliligtas. Like that. So, kapag kulang ka sa pabaon, or yung gold, as we can see in our picture, at hindi mo ito nadala sa iyong kabaong or sa iyong afterlife, ay hindi ka papapasukin kahit anumang mabuting ginawa mo dito sa mundo. Ayan. So, couples who were reunited in the afterlife continued to do the same activities. Although women could no longer conceive. Ayan. So, dito, kapag, kunyari, namatay yung asawa mo and then namatay ka din, pwede kayong magkita sa taas, pwede nyo, sa afterlife, pwede nyo ituloy yung sinimulan nyo dito sa lupa and itutuloy nga dun sa afterlife. Pero hindi na pwedeng, hindi makakapagdala ng bata yung woman kasi nga nasa afterlife na sila. So the babies on the other hand did not have an afterlife. Ayan, so kapag namatay yung baby, hindi sila magkakaroon ng afterlife. Instead, they were reincarnated for about 9 times until in their final rebirth, they were, ayan. So, nagre-reincarnate sila for 9 times. So, just like cats, sinasabi nila na ang pusa daw may 9 na buhay, and dito naman yung mga babies, kapag sila'y namatay, meron pa silang another 9 chances to survive. Ayan, so they were buried in a coffin the size of a grain rice. So, doon nila nililibing kasi naniniwala sila na magre-reincarnate pa yung baby for 9 times. So the Visayan underworld and the rest of the ancient domains were rife with interesting deities. So later on, iisa-isahin natin sila, pero as I search, merong 3 generation yung ating mga gods. So there are first generation, second generation, and third generation sa ating Visayan deities.
And later on nga, iisa-isahin natin yung almost 50, almost 50 yung mga other gods na pinaniniwalaan ng ating mga Visayan people. The Visayans are a Philippine ethnic group native to the Visayan Islands, to the southernmost islands of Luzon, and to the northern and eastern parts of Mindanao. They are speakers of one or more Visayan languages, the most widely spoken being Cebuano, distantly followed by Hiligaynon and Waray-Waray. So, di ba, being a Tagalog, ayan, so, Tagalog ako, and then, ang karaniwang naririnig ko lang sa mga Visayan is yung Cebuano. Kasi nga, it is the capital din, Cebu City is the capital of Visayas, and yun yung karaniwang na language na nakakarating dito sa lugar natin. Ayan. So, meron din silang Hiligaynon and Waray-Waray. Ayan. So, for this PowerPoint presentation, ay meron tayong question dito. Are you ready? Ayan. Ibig sabihin, we are asking if you are ready to encounter and to distinguish which areas and responsibilities yung ating mga Visayan deities. So, the Visayan underworld and the rest of the ancient domains were rife with interesting deities. So, the list is divided into generations based on common beliefs about the offsprings of the gods. So, meron tayong pagkakasunod-sunod or generation na pinatawag or sinusundan in order to study these Visayan deities. And for our next lecture video, ay kikilalanin na natin yung first generation or yung unang deity pa lamang, unang deity. Kasi masyadong mahaba yung story niya and we need to elaborate everything about that god. Ayan. Thank you very much for listening. I hope you learned something and medyo na-excite or medyo nag-adrenal kayo sa ating mga susunod na kaganapan dito sa Quadernos. And for our lecture video, yun nga nasabi natin na we will be discussing at kikilalanin natin yung first god sa ating Visayan mythology or Visayan deity.